Buenos dias, señoritas y señoritos. So, the House of Representatives will start hearings tomorrow, Thursday, on the alleged violation of media franchise by the S7I network of Pastor Apollo Quiboloy. Today, we don't know yet if Pastor Quiboloy has been invited, but certainly we are very sure that many of his executives, especially those who broadcast the alleged 1.8 billion travel expenses of House Speaker Martin Romualdez would have been certainly invited. At makikita natin yan kung sino-sino sila. And we're still hoping that Pastor Quiboloy, invited or not, will appear, because he is the anointed, the adopted son of God. So these congressmen are just mere mortals. Tao lang po ito, Pastor Quiboloy. You are the anointed son of God. So wala kahit ano pang tanong nila sa iyo, makwal lang 'yan, mawala lang 'yan. Isang kwadyo lang, isang salita niyo lang, stop. Stop na kaagad ang hearing. Wala na 'yan, kwan na 'yan. Tigil na lahat. Sabihin niyo lang, stop. Hindi na tikom ang bibig ng mga congressman at kayo lang makakapagsalita daw doon. At pwede niyo pa lecturean 'yung mga congressman. Pwede niyo pa ipaulan. Fire and brimstone even dyan sa buong Congress. Pwede nyo gawin yung para nangyari kay Moses, na inulan ng mga palaka, ha? Inulan ng mga mosquito. Ano pa ba yun? Yun, during the kwan, pwede nyo rin ibaon sa tubig, tulad ng nangyari sa mga payro na humabol kina Moses. You can part and you can come forward and part the sea, ha? Nabisita na natin yan, Red Sea na yan. So you can do that in Congress. You can bring the sea from Ross Boulevard, the waters from Ross Boulevard, and direct it to Congress. Wala nang hearing. Surrender na mga congressmen. You are the son of God. You are the anointed son of God. You are the appointed son of God. Wala na. Forgive us. Forgive us, Mr. Quiboloy. Pastor Quiboloy, forgive us. Kung gawin nyo yan, ha, huwag nyo lang patamaan yung commercial building ni Bat na malapit dyan sa Kongreso. Diyan sa Don Antonio Heights, meron pa naman tayo ng mga commercial renters diyan. Kawawa naman sila. Kaya hindi tayo nakatira diyan, pero may nagli-lease na yung mga commercial space ko diyan. Diyan lang sa Congress para pasindakin niyo lang sila. Kasi yung iba diyan hindi na ata naniniwala sa Diyos, eh. Na sumasamba na lang sa pera. So sige, gawin niyo 'yan, Mr. Quiboloy. You save your people, the SMNI officials. Save them from the sinners in Congress. Lord, Lord, I implore your miracle. Tingnan natin what happens during the congressional hearing on the people of the Son of God. Malay nyo, pabono sa atin, andon si Pastor Quiboloy. Yan! And then he will make a miracle. Bigla nag-flash ng light. Psh! And then suddenly, pati si Speaker Romualdez nagsasalita in tongues, praising Quiboloy! Yo, loy, 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 loy. On the serious note, yun,
ni-refer na yung speech ni House Deputy Majority Leader and Quezon City Congressman David Suarez sa House Committee on Legislative Franchises. Yan na, ito rin committee gumalaw sa ABS-CBN. Although, tama yung sinasabi nyo, no point of comparison kasi ang ABS-CBN sinara because of political persecution. Ang SMNI, mukhang may pattern talaga sila, and we have been warning them about this, na may pattern of abuses, fake news. Recently, yung kwan na, yung, yeah, of course, ang pinaka-deadly na ginawa nila, it was to support the EJK policy ni former President Duterte, and also yung mga red tagging, which resulted in, I think, in the hurting or killing of some critics of the Duterte group. Dahil noon, kung tatakuti mo yung isang tao na sabihin mo, yan ang komunista, delikado, arestuhin, papatayin, at i-torture yun ang military. So that was the situation noon. So hindi rin maganda yung ginawa nyo. That's why you really should explain matters before Congress. So ngayon, that's why ahead of the hearing, we will discuss. Although alam ko pagdating na sa hearing, busy na tayo to cover and to comment on the miracles, multiplication of bread in the House of Representatives. Stop talking, congressman. You're just mortals. I am God. Yeah. Grabe. Dapat mga foreign press andyan, because for the first time after the biblical times, makikita nila ng miracles being performed in front of the camera. Bantayin nyo yan, mga CNN, mga Al Jazeera News. Punta na kayo sa Congress. Now, mag-encamp na kayo sa labas ng Congress. Baka suddenly, maulanan yan ng mga palaka. Fire and brimstone. Yun. So, merong mambasehan, kasi yan ay didiscuss natin. Kung wala naman milagro, di maboboro tayo sa discussion about legislative rights, about media, code of ethics of media. So, pero I'm still hoping na magkamilagro. Para exciting, ha? Pero kung hindi magkamilagro, ang kuan nila, discussion could possibly center dito sa violation ng SMNI. So, for this, nag-research yung VAT team na as early as October 2022, meron na pala grupo na ang tawag Movement Against Disinformation or MAD na gumawa ng complaint laban sa Sunshine Media Network International or SMNI na accusing them of violating the 207 Broadcast Code of the Philippines dahil sa mga red tagging nila kay Maria Ressa. At ang sabi nga ng grupo, at pwede ito rin ang magiging point of discussion sa mga fake news, sa 1.8 billion na fake news now, although we are also challenging Congress and Speaker Romualdez to tell us the truth kung di totoo ang 1.8 billion, magkano ba? So you can go back to my old blog para makita nyo kung paano diniscuss natin ito. Pero itong MAD, the Movement Against Disinformation, inakusahan nila ang SMNI of using, misusing, and abusing its legislative franchise power. At sabi nga nila, kahit daw meron disclaimer ang SMNI that yung views ng mga guests at host nila, broadcasting hosts, do not necessarily state or reflect the official views and position of Sunshine Radio DZAR 1026 or Suara Sug Media Corporation and Sunshine Media International, pero liable pa rin yung whole station sa mga sinasabi ng mga guests nila. At mind you, ang Suara Sug Media Corporation
na nagmamay-ari sa SMNI, they are operating under the franchise na tinanggal sa ABS-CBN at binigay ng mga Duterte Group sa kanila. So, nakikita nyo na kung hindi karma ito, di ba? Meaning, they are operating by killed, they are able to go on operation because they killed ABS-CBN at kinuha nila isa sa mga franchises ng ABS-CBN. Sabi ng grupo na ito, Section 4 of Republic Act number 11422 at yung provision giving Swara Sug Media Corporation ng franchise ay itong sinasabi that the SMNI, and I quote, shall not use its station or facilities for the broadcasting of obscene or indecent language, speech, act, or sin, or for the dissemination of false information or willful misrepresentation to the detriment of the public interest. So with that provision, kitang-kita guilty talaga sila sa mga red tagging nila, sa paggamit ni former President Duterte ang station to call for public disobedience by non-payment of taxes, by encouraging the military to rise up, the police to rise up against the Marcos administration, and also by dishing out actual fake news. And we're not talking about the 1.8 billion. For all we know, totoo yan. Ganyan talaga ang travel expenses ni Speaker Romualdez. Pero we're talking about yung mga pamimekwa nila, pag-atake nila sa kay former President, former Vice President Lenny Robredo, at saka yung mga opposition bloc, at saka yung mga grupo noon umu-oppose kay Duterte. At sinight rin itong grupo, itong MAD group, na yung provisions ng Broadcast Code of the Philippines, which states and prohibited, and I quote, side comments expressing personal opinions while a news item is being reported or delivered. Yung mga side items daw na intended to malign, unfairly criticize, or attack a person. So yun na nga ang ginagawa nila, lalo na kung on air si former President Duterte. At sabi nga ng grupo, the incident above involving SMNI, yung pagbabanat nila kay Maria Ressa, the incident above involving SMNI and its presenter is an indubitable example of active seeding and peddling of disinformation, which not only assaults the integrity of Maria Ressa and Rappler, but more importantly, violates SMNI's mandate to the public to be fair, objective, and credible source of news and information. So, ito po ang sagot natin kung nagtatanong kayo whether liable ang SMNI under the law, whether sabit sila. And the answer is yes. Technically, sabit sila. What remains to be seen na lang are two factors that can save SMNI. Yung isa, although ang nag-file ng resolution nito at nag-deliver ng speech ay si Suarez, at wala naman umupo sa mga bata. Si Suarez, bata ni isa sa mga lieutenants, political lieutenants ni kaya majority leader siya ni Speaker Romualdez, and he's speaking in defense of Romualdez, at wala lamang pumalag. So it's clear they have the number na talaga. Pero in case they don't have the numbers, kumbaga nagsalita lang siya on his own, wala nag-utos sa kanya, hindi siya inutusan ni Romualdez o hindi siya inutusan ng Malacanang, he's just doing this on his own, and then walang sumuporta sa kanya, walang numbers, mamamatay yan. Pero although we believe na may numbers talaga. Kung may numbers, ang second saving grace ng nila Kibuloy ng SMNI is
to pray for a miracle. So, hintayin natin yan. Hintayin natin yan. The parting of the waters in the Quezon City River. Okay, kanal na lang. May malita kanal dyan sa Kongreso. Tingnan natin. Baka yan. O kaya, yung mga kape nila magiging Starbucks. Okay yun, ha? Sineserve sila doon. Yung kape, yung, hindi pa nga 3-in-1 eh. Yung kape, yung meron cream, meron served sa'yo kape, bibigyan ka ng cream at saka sugar. Hindi pa sugar free, no? Yung sugar na ordinary. So, bigla, mamalay natin, no? Sample lang ni Kiboloy. Siyempre, baduy na baduy kung isa-serve ka na ganun. Biglang naging Starbucks yung lahat na kape doon. Ah, yun, maganda. Maganda yun, di ba? Tsaka yung mga pagkain na sineserve na Filipino food sa committee hearing, naging biglang steak galing sa Amerika. O, tingnan natin, ha? Let's wait for that. So, hanggang ngayon, ito lang muna. Please share this vlog. Don't be selfish. Share this vlog to friends and relatives para maabangan nila bukas yung milagro dyan sa Kongreso, para maabangan nila. So, share this vlog to friends and relatives and tell them to subscribe to the Vlogcaster channel dahil kikover natin yan, milagro na yan. Okay? From the appointed, anointed Son of God, Pastor Kiboloy. Thank you for watching and see you in my next vlog.